맞다, 야! May nakita kong anino eh. Pero wala namang ibang tao. Ang sabi nila, nagmumulto kasi. Magandang gabi sa'yo, Idol! Welcome sa isa na namang edisyon ng ating Takutin Mo Ako. Nahanda ka na pakinggan ang ating kwento ngayong gabi? Kung nakahanda ka na, iyong pakinggan ang kwento ni Jimmy. Noong ako ay may 10 taong gulang pa lang, ay may kababalaghan po na nangyari sa aming bayan kung saan sa bawat alulong ng aso ay may napapahamak. Ganito po ang mga pangyayari. Mga idol, ayon sa mga matatanda, ang isang alulong ng aso ay isang hudyat na may mamamatay. Kung saan nakatapat ang aso habang ito ay umalulong doon, sa parte na yon ay merong madidisgrasya. Isang umaga, Tito Pakito, nang ako ay inutusan ng aking nanay na bumili ng pandesal sa bakery, ay may nadaanan akong nagkukumpulang mga tao. May aksidente sa kalsada na dalawang motor nagbanggaan. Sabi ay wala naman namatay sa mga naaksidente, pero ang rinig ko ay kritikal ang lagay nila. Pagbili ko ng pandesal ay naririnig ko na nagkakwento si Aling Maring, ang matandang may-ari ng bakery. Ay nako, medyo madilim pa kanina eh. Alulong ng alulong yung aso naming si Bogart. Eh, nakailang saway nga ako sa asong yan eh, pero ayaw tumigil. Eh, baka nga yan ang ibig sabihin yan, na may disgrasyang mangyayari. Pag-uwi ko ng bahay ay ikinuwento ko ito sa aking mga magulang. Nay, nagkakagulo yung mga tao dun sa kanto sa bakery. May naaksidente, dalawang nagmumotor. Ay nako, eh kasi naman, may nakapaskil na nga na mag-ingat sa kurbadang daan na yun. At marami talaga naaksidente dun. Eh marami pa rin ang pabaya. Mga matitigas ang ulo. Nay, may narinig ako kanina kay Aling Maring. Totoo po ba na pag umalulong daw yung aso, may disgrasya mangyayari? Sabi ng matatanda yun, anak. Pero mukhang totoo. Kaya pala kanina rin eh, alulong ng alulong tong si Doggy. Eh, nagkatotoo nga. May buti walang namatay. Ang rinig ko po, mga kritikal, tatay. Kaya ikaw, Jaime, mag-ingat ka sa pamamasada, ha? Lalo na kapag napapataan ka dun. Mga ilang linggo ang lumipas, nagulat ang lahat ng taga sa amin
nang mamatay si Aling Maring, ang may-ari ng bakery sa kanto. Malakas pa ito at wala naman daw nababalita na ito ay may sakit. Ngunit kinaumagahan ay hindi na ito nagising at ang balita ito ay inatake ayon kay Itay. Oh, tama-tama ang umuwi mo, Jaime. Tara na't kumain ng tanghalian. Oh, Rosing. Gutom na rin ako eh. Naku, siya nga pala. Patay na pala si Aling Maring. Po, eh kakabili ko lang po ng tinapay sa kanya kahapon ah. Uy, ano daw ang kinamatay? Eh, kwento ng mga tao, eh may narinig daw silang alulong ng aso. Yung aso ni Aling Maring. Tapos, kinakatok daw ng mga tindera yung kwarto ni Aling Maring. Eh, kaso wala daw sumasagot. Eh, pinilit na lang nilang buksan yung pinto. Ayun, doon na lang nila nakita na habol hininga na yung matanda. Tapos nang makaalis ng ambulansya, biglang umalulong daw ulit yung aso nila. Makalipas ang ilang oras, ayun, namatay na si Aling Maring. Mga idol, dahil sa pangyayaring iyon, kinatay si Bogart. Dahil sa bawat halulong nito ay may nangyayaring masama. Tumatak sa aking murang isipan ang kwentong iyon. Kaya sa tuwing may naririnig akong alulong ng aso, ay nakabantay agad ako sa anumang disgrasya o kamalasang pwedeng dumating. Minsan habang ako ay natutulog, ay narinig kong umalulong ang aso ng kapitbahay namin. Unang beses kong nakarinig ng isang alulong ng aso. Nakakakilabot pala ito. Malayo sa normal na tunog ng aso kapag ito ay kumakahol. Ang matagal na alulong sa dulo ay nakapagpatayo ng aking mga balahibo sa katawan. At doon lang ako nakarinig na ang mga aso sa lugar namin ay halos sabay-sabay na umalulong. Kasama na ang aming asong si Doggy. Hindi ako makatayo sa takot. Narinig ko na lang ang galit o galit na boses ni Itay na sinusuway ang aming aso. Hirap pa nga sa pagsaway si Itay sa aming aso dahil ayaw paawat nito sa pag-alulong. Lumipas ang 5 minuto, sakalang tumigil ang pag-alulong ng mga aso. Aminin ko, Tito Pakito, nangangamba ko ng mga oras na iyon. Dahil iniisip ko ang aking mga kasama sa bahay. Napadasal ako ng mga oras na iyon upang walang mapahamak sa amin. Laking panatag ko ng kinabukasan ay buhay pa naman kami lahat sa bahay. Kinabukasan tulad ng inaasahan, naging usap-usapan ng lahat ang sabay-sabay na pag-alulong ng mga aso nung gabing iyon. Kanya-kanyang tumpukan ang mga tao at iisa ang pinagkukwentuhan. Sa aking pakikinig sa mga kwento ng matatanda, wala namang napabalitang napahamak o namatay sa aming lugar. Ayon sa mga matatanda, hindi naman daw sa lahat ng pagkakataon na kapag may umalulong na aso ay may mamamatay. Ngunit ayon sa aking narinig, kaya sabay-sabay daw na umalulong ang aso kagabi ay dahil dumaan daw sa aming lugar si Kamatayan. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o ipakikibit-balikat lang ito. Ngunit bilang bata pa ng mga panahon na iyon, mas nanaig sa akin ang takot.
Hanggang ngayon, Tito Paquito, ay naniniwala pa rin ako tungkol sa alulong ng aso. Palibhasa siguro ito ay aking nakalakihan. Pero may isa pa akong nalaman tungkol sa mga aso, Tito Paquito. Nais ko itong ibahagi bago ko tapusin ang aking kwento. Minsan po ay nakita ko ang aming aso na nasa sulok ng aming bahay. Meron siyang kung anong inaamoy doon sa sulok na iyon sa tabi ng aming pintuan. Maya-maya ay bigla na lang siyang nagkakalkal kahit simento naman ang aming sahig. Sinuway ito ng aking tatay at pinalabas ang aming aso. Sabi ng aking tatay, huwag daw ako lalapit doon. Dahil sa ibig sabihin daw, kung nagkalkal doon ang aming aso, ay may nakatira daw sa ilalim noon na masasamang elemento o lamang lupa.